Magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ngayon magbubukas na naman tayo ng panibagong talakayan na kung saan kapupulutan ng mga aral at kaalaman ng panglipunan. Okay, bago yun, nais ko na kayong tanungin kung anong-ano ang mga naisip niyong kaganapan o mga pangyari sa inyong buhay kapag sinabi natin noon at ngayon. Okay, marahil ang iba sa inyo iniisip noong bata, malaya ka nakakapaglaro. Ngayon, sa bahay ka lang. Okay, siguro malaya sa inyo iniisip yung mga kalaro dati, ngayon hindi na sila magkasundo. At marami pang iba na kung saan konektado sa noon at ngayon. Okay po. Itong talakayang ito, simulan natin sa pagpapakita ko ng mga larawan na may kaugnayan sa konseptong noon at ngayon. Okay. Ayan, noon at ngayon, noon ang mga telepono po ay ganyan ang modelo. At ang sikat po na kumpanya dati ay Nokia. Ayan, ganyan ang mga telepono dati. Siguro mga elementary ako may ganyan ng cellphone. Hindi pa naman ako ganun katanda. Char. Okay. Pero panahon ng lumipas, umiinog ang panahon, mas naging mahusay ang mga inventor. Dahil na rin sa tulong ng science. Ano po? Okay, yung mga telepono dati na ganyang modelo. Nagkaroon ng touch screen. Okay, at nagkaroon na rin ng mga laptop, nagkaroon ng mga PSP, tablet, at mga dekalibreng camera na kung saan makukuhanan ng maganda ang mga pangyari sa inyong buhay. Okay po, ikalawang larawan. Ayan, plancha. Yun, yung nasa kanan nyo, nasa kaliwa, may ganyan kami sa bahay. Okay, yun po ay pagmamayari ng lola, ng aking lola. So, antigo po yun, kaya itinago namin. Okay, noon yun. Pero ngayon, may iba't iba na tayong uri ng mga plancha. Talagang super high-tech, diba? May mga diffuser na ngayon iba eh. Ayan po. Eh, dahil sa katalinuhan ng mga tao, nakaka-invento sila ng mga bagay-bagay na hindi natin inaakalang pwede pala. Okay, ikatlong larawan, ikatlong tuloy. Siguro dito naniniwala ako na lahat kayo makaka-relate kasi lahat tayo pinagdaanan itong mga pangyayari nito. Ayan. Noon na yan lang. Laro-laro sa kalye, laro-laro sa puno ng bahay-bahayan. Kinukuha ang mga dahon, mga bulaklak ng mga halaman ng mga magulang natin, mga kapitbahay natin at ginagawa natin kunyaring ulam. Naghahanap tayo ng mga tela, mga kumot at ginagawang tabing upang magkaroon tayo ng bahay-bahayan. O, di ba ang saya? Okay, dyan tayo nabubuhay dati. Lutulutuan, bahay-bahayan. May director pa nga dati. Kunyari, ate mo ako. Kunyari, nag-aaway tayo. Maganoon noon. Ngayon, naglalaro pa rin ng bahay-bahayan, pero hindi na ganoon yung mga materials na ginagawa. Kasi po ngayon, may mga nabibili na. May mga narerentahan na. So, ayun po ang pinagkaiba ng noon at ngayon. So, saan kayo? Noon o ngayon? Diba parang ang hirap pumili? Noon masaya, ngayon masaya pa rin naman. Pero parang habang sumasaya tayo, habang tumatanda tayo, diba parang dumarami ang problem natin. Okay, nasa inyo po yan, eh? I-manage po natin. Okay, sinasabi ko na rin mga dumarami ang mga problema. Ngayon po pag-uusapan natin yung mga naging problema ng mga kababaihan sa Taiwan noon at kung ano nagresulta ng pakikipaglaban nila ngayon. Okay. Ayan po, yan ang sanaysay na pinamagatang ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Okay, sir, saan po patungkol yan? Ito na po, sisimulan ko na. Okay, mga mag-aaral, ang mga sasabihin ko lamang dito ay mga piling detalye. Pili pero mahalagang detalye mula sa sanaysay na maaaring nyo namang mabasa sa inyong module. Okay, sir, saan yung mga yan? Yan po ang mga babae o mga kababaihang Taiwanese ngayong panahon na ito. Okay, una pong datos na makukuha doon sa sanaysay sa inyong module, sinasabi doon na ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51 bahagdan o 2% na mataas kaysa sa mga kalalakihan. So, ibig kong sabihin dyan, sa buong mundo,
dati mas mataas ang populasyon ng mga babae kasi sa mga lalaki. Okay. Pero kahit na mataas po ang populasyon ng mga babae kaysa sa mga lalaki, mas naibigang halaga pagdating sa pag-aaral at pagtatrabaho ang mga kalalakihan. Sir, bakit ganun naman? Babalik at babalik po tayo doon sa sinasabi nating tradisyon na kapag babae, sa bahay lang, tutulungan si nanay, ag-arasaw, ag-ingaw, ag-luto, ag-linis. Diba? At si lalaki, mag-aaral kasi siyang magtataguyod ng pamilya. Siya ang maging provider. Kaya mag-aaral dapat siya. Yun po ang klasikal na tradisyon dati sa Asia. Okay? Ayan. Maaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng mga kalalakihan. Pero gaya nga nasabi ko, hindi po. Yun ang maling konsepto natin dati na pantay lang. Hindi po. Sa katotohanan, hindi talaga pantay at hindi naging pantay dati. Okay? So, magiging pantay ba? Opo, magiging pantay yan. At hayaan yung maipaliwanag natin isa-isa. Okay. So, bakit may gender inequality dyan? Yun nga po ang pinakapaksa dito sa ating sarisay. Nagkakaroon ng gender inequality. Bakit lalaki ng palaki? Bakit mas matimbang ang lalaki? Yun po ang pag-uusapan natin dito. Ayan. Ito na po yun. Noon at noong lumipas ang 50 taon. Okay. Noon sa Taiwan, limitado ang paggalang at karapatan na ibinibigay sa mga kababaihan. Ni sir, nakakalungkot naman po. Parang pangmamaliit sa kanila yon. Pandadang grade sa kanila yon. Tama po. Ne? Talagang nakakapaniit sa pagkatao mo yan na ni bakit limitado lang ang galang o paggalang ibibigay mo sa akin? Eh, tao rin naman ako. Okay, sir, ano po ba ang basehan nila o pamantayan nila para igalang ka? Okay, kasi po yung tradisyon nila doon, basta kapag babae ka sa bahay ka na, huwag ka masyadong ambisyosa na makakapag-aral ka, makakapangko ka sa kolehiyo kasi hindi pwede. Labag sa tradisyon yon. Okay? Pero, lumipas ang 50 taon, hindi naman lahat. Parang ang sinasabi kasi natin dito, ang constant ng sa mundo ay pagbabago. So, yung kahirapan na dinanas ng mga kababaihan dati, yung kadamutan ng pagkakataon para sa mga kababaihan dati, unti-unting nagbabago. Kasi po, lumipas ang 50 taon, nagkaroon ng bahagyang pagbabago. Sir, bakit bahagya? Siyempre po, hindi naman biglaan yan. Parang pag-update lang ng mga teknolohiya natin, hindi agad-agad high specs. Dahan-dahan, level 1, level 2, level 3, hanggang maging maluwag na ang isang lugar para sa mga kababaihan, sa mga oportunidad. At wala nang limitasyon. Okay. Sir, pwede po bang malaman kung ano pang nilalaman yan? Ito po, pag-ulapan natin. Yun. Maipapakita dito yung bahagyang pagluwag sa mga kababaihan sa dalawang kalagayan. Okay. So, ano bang unang kalagayan? Ito, babasahin ko sa inyo. Ang unang kalagayan, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang mga gawain bahay na hindi natapos ng kanilang mga asawa. Ang mga babae walang karapatang mag-desisyon. Sir, saan po kanina may bahagyang pagluwag? May bahagyang pagbabago? Meron. Kung dati, hindi pinagkakatiwalaan ng mga babae ng kanilang mga asawa o kung sino man lalaki na gawin ang mga bagay-bagay na hindi nila natapos, pwede na rin po, pwede na. Ne? Nagbigay na sila ng kaharampot na tiwala na, o sige, hindi ko natapos to, ikaw ang gagawa. Kasi naniniwala akong kaya mo pa naman, kahit papaano. So yun po, bahagyang pagbabago, bahagyang kaluwagan na bahagyang bibigyan kita ng karapatan na gawin ito. Kasi may konting pagtitiwala na ako sa'yo. Okay. So, grabe naman. Parang ginagawa nila inutil ang mga babae dati. Hindi naman po sa ganoon. Ang gusto lang nila dyan ka lang. Mahina ka. So, parang ganoon na rin yun. Oo nga, nakakalungkot talaga. Pero kung halaga, nagbabago po. Nagkakaroon ng kalayaan, nagkakaroon ng puwersa o kapangyarihan ng mga babae. Ikalawang kalagayan,
ang pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Wow, may batas na. Dati wala. Ngayon mayroon na kahit papaano na mga batas na mangangalaga para sa kanilang karapatan. So parang biglang nagbago ang ihip ng hangin na. Oo. Kasi yung mga pakikipaglaban ng mga babae para sa kanilang karapatan naging eye-opener sa mga politiko doon sa Taiwan. Parang ayo, bakit laging lalaki? Bakit hindi na niyang pakinggan yung mga babae? At bakit kapag trabaho mabibigat, lalaki lang? Kasi may mga babae naman pala nakakagawa ng mga gawain pang lalaki. Tama naman, may punto naman ng mga politiko. Kasi mula po noon, binigyan din ng pansin yung mga kababaihan na, sige nga, try natin, gawin mo nga ito. Kaya naman pala. So mula po noon, unti-unting lumuluwag. Ano eh? Okay, ikatlo. Lady Justice. Kaya nga po, kung kanina sa ikalawang kalagayan, nagkaroon ng bahagyang pagbabago tungkol sa mga kabatasan para sa mga kababaihan, Ayan po. Ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Okay, sabi kanina, kaunting batas ngayon at magbabago. So, ang ibig sabihin po nito, talagang strengthen na nila. Mas inalakas nila yung mga batas na suportahan natin ang mga kababaihan. Yun po. So, unting-unting pong nababago ang buhay ng mga kababaihan sa Taiwan dati. So, ngayon ay malaya na sila ngayon dahil yun sa pakikipaglaban nila. So, kapag gusto po natin isang bagay, kapag alam natin makakatulong para sa atin, ipaglaban po natin, ipakita natin na worth it yung bagay na yun. Okay? Huwag ka lang basta iiyak sa isang sulok na hindi nila ako gusto, may wala raw akong kwenta. No. Mali yun. Diba? Dapat, pwede bang bigyan niyo ako ng chance na i-prove ko ang sarili ko para sa inyo? Kapag hindi niyo gusto o kapag hindi ko napatunayan, sige lang. Hahanap ako ng tao na tatanggap sa akin at maniniwala sa akin. Ganun po sana. Katulad sa mga babae sa Taiwan. Hindi lang Taiwan eh. Halos buong Asia, ganito po ang kultura dati. Okay? Ayan. Ano naman ang naging resulta? Mayroon pong tatlong resulta. Una, dahil doon sa kaluwagan o dahil sa mga batas na naipatupad, mas dumami po ang mga kababaihang nakapagtapos ng kolehiyo. Diba? Kasi wala nang pipigil sa kanila. At dahil sa natapos nila ang kanilang pag-aaral, mas dumami ang mga kababaihang umangat ang estado ng pamumuhay. Pero ngayon, kahit hindi ka nakapagtapos, basta malakas ang loob mo, basta ano tawag doon? Masipag ka, masigasig ka, uunlad ka rin. Diba? Pero mas may edge po kasi ang mga nakapag-aaral eh. Bakit? Umiinog ang panahon, nagiging mayaman ang bansa natin. So, ibig sabihin, maraming mga investors, syempre, hindi naman tatanggap ang mga malakal na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. So, dapat mag-aaral lang mabuti upang buhay ay bumuti. I quoted from Kuya Kim. Okay po. At ang panghuli naman ay mayroon pa rin ng mga kababaihan, kadalasan mga nanay ang mas pinipiling mamalagi sa tahanan. Sir, sabi mo may karapatan silang magtrabaho. Opo, pero choice nila yun. Pinili nila, okay, maiwan ako sa bahay. Bakit? Tingnan niyo po kung ang nanay at tatay parehas na nagtatrabaho. Sino magbabantay sa mga anak nila? Ito po, batay sa research. Kapag ang magulang mo parehas na nagtatrabaho at walang mangangalaga sa inyo, eto research to na research po. Pasensyahan po tayo kung masasaktan po kayo o yung mga damdamin ng iba sa inyo, pero research po ito. Sinasabi sa research na yung mga parehong magulang ay nagtatrabaho, kadalasan sila po yung mga napapariwara ang buhay, kadalasan sila yung mga lumalaking matitigas ng ulo. Bakit kaya? Dahil daw po, walang gumagabay sa kanila. Sir, nandun naman ang tita, nandun naman ang lola. Pero iba po kasing mangaral ang mga magulang natin. Yung tita, yung lola mo, yung tito mo, medyo mahihiya yan, medyo matatakot kasi may magulang ka pa. Baka naman i-demanda sila. May mga ganoon po. Okay? Yan. So noon, walang karapatan ng mga kababaihan, walang boses sa mga kababaihan. Ngayon po, umiinog ang panahon,
Ayan na, umaangat ang kababaihan. Umaangat sila, okay? Ayan po, sir, sa Pilipinas, dumako tayo sa Pilipinas, mayroon po ba silang karapatan? Yes po, dyan papasok yung Republic Act 9710 o mas kilala bilang Magna Carta for Women. Okay, sir, ano po ang sinasabi ng batas na yan? Okay, dito sa Magna Carta for Women, ayan po, dyan papasok ang women empowerment. Dyan papasok ang discrimination against women. At apanguli, dyan papasok ang gender development. Bakit po? Siguro mas magtuon tayo ng pansin doon sa gender and development. Bakit? Kasi encapsulate na lahat yan. Okay, gender development, kung ikaw babae ka, gusto mo maging engineer, pwede. Kung ikaw babae ka, gusto mo magpulis, pwede. Walang pipigil sa'yo. Kung ikaw babae, gusto mo maging sikat na basketballista, pwede po. Okay, dahil dito sa batas na ito, pinangangalagaan yung karapatan mo kung anong gusto mo, basta hindi ka lalabag sa batas. Okay po. Kasi dati may gender roles ang mga, or mga gender ang mga courses eh. Pulis, dapat lalaki lang. Kapag teacher, dapat babae lang. Pero ngayon po, malaya ang mga taong piliin ang gusto nila. Lalo-lalo ng mga kababaihan. Basta hindi ka lalabag sa batas. Okay po, salamat sa batas na yan sapagkat may mga nakikita akong police women ngayon. May mga nakikita akong seafarer ngayon na babae, ano? Basta, wala nyo sa basta eh, buhat ng mga maraming batas na pinatupad para sa mga kababaihan, mas naging malaya ang mga kababaihan. Mas naging makabuluhan ang kanilang buhay. Bakit? Kasi naging nation builder din po sila. Okay. Ayan, ano ang nakapaloob na kaisipan dito sa slide na ito? O ano ang aral?